Magandang gabi sa inyo mga kachapopoy. Ito pa rin ang Acli Mentoring by Chaps at ang ating panibagong topic ay RIP or Rest in Peace CDI Part 3 Arson. Ito yung laging nagpapayak sa inyo. So pakinggan nyo ito para kahit papaano mabawasan ang kabigatan ng CDI. So alamin ang mga basic or foundation para sa pagtutuos nyo ng criminology's licensure examination. So ito pa rin ang inyong coach na si Noli Incad. So sa bago lang dito sa page natin, mag-subscribe kayo at i-like nyo at mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel Acli Mentoring by Chaps. Sa mga gustong bumili ng libro, nandito ang Mastering Criminology Terms. Ang mga termino na nandito sa dictionary ito ay karamihan ay laging ginagamit or ginagamit sa buong criminology. Okay, buong criminology subjects. So sa mga gusto umili, nandito ang zero na, ang number namin 0926-056-8167. 750 lang yan or mag-message kayo sa aming Facebook page. So salamat po pala sa ating sponsor na ang Cream Head Company ni Professor Artemio Burse. So napakaganda ng disenyo niyan. Isa na rin siya sa ating mga sponsorship sa mga t-shirt natin. So sa mga gustong bumili ng mga t-shirt niya, bisitahin ang kanyang Creamhead Company Facebook page. Sa mga gustong umorder, nandiyan ang kanyang number na 0967-744-7588. Kay Professor Artemio Borsian, top 2 ng Criminology Licensure Examination. So simulan na natin ang ating topic. Ang unang number ay syempre number 1 yan. Di ba magbabago yun? Okay, number 1. What is the bureau responsible in the investigation in case of arson? Ano ang bureau na nangangasiwa sa mga pagsisiyasat tungkol sa mga panununog? Okay, sinadyang panununog. Okay, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, BJMP. So, ang BJMP para yan sa mga person deprived of liberty. Ang Philippine National Police, ito yung ating kapulisan na nagpapatupad ng peace and order and also i-prevent ang kriminalidad. So ang sagot natin dyan ay Bureau of Fire Protection. So tinanong ito, ano daw ibig sabihin ng AFFF? Anong ibig sabihin niyan? Aqueous film forming foam. Mag-iingat kayo sa mga ganitong tanong. Okay, so tinanong na rin ito, kaya I hope na magagamit nyo itong maaaring itanong din uli sa inyo. So number 3, ito naman yung swabbing itinatanong din. Tinanong din ito. So I hope na natatandaan yung pinag-aaralan natin. Para sa mga buong video, hanapin nyo lang din yung part 3 ng CDI. So kasi ito malinis na copy na to. So AFFF is designed to be applied at a 6% mixtures. How many part of water? So actually ang AFFF may tatlong klase yan. Nasaan yung 1%, 3%, 6%. What if kung 6%, ilang parts of water dapat? So 94. Okay, 94. Mag-ingat kayo, lagi tandaan, i-take note ang ating pinag-uusapan. Number 4, any person who burns or set fires to the property of another, such as but not limited houses and etc., also including any parts of the building. So panunog, sinisunog daw yung bahay or anumang parte ng building. Ano ba yun? Malicious mischief ba yun? Hindi. Kasi ang malicious mischief, paninirang gamit or property. Pag-tep, pag-nanakaw. Pag-robbery, ito yung may puwersahan ng magnakaw gamit ang takot o pananakot. Di ba? O paninindak. Yan. So, ang sagot natin dyan, arson. Next, number 5. In case of arson, the offense is committed by a syndicate. Ang keyword nyo tol, syndicate. If it is planned or carried out by a group. Paano masasabi na syndicate? Di ba? Ilan daw yung tao doon? Ilan daw yung tao sa grupo? Ang sagot po natin dyan, 3 or more person. Yan at 3 or more person. Next, number 6. The following are the elements of fire triangle or combustion triangle. Another term pala ng fire triangle ay combustion triangle. Except,
alin ang hindi kasama sa fire triangle? Fuel, kasama. Ang fuel, most important na elements yan. Heat, and also oxygen. Ano ang hindi pwede? Water. Kasi papatayin mo yung apoy pag water. So, ang sagot natin dyan, water ang hindi kasama sa fire triangle or combustion triangle. Next, the following are the elements of the fire tetrahedron except. So, lahat daw yan kasama sa fire tetrahedron. Alin ang hindi? Fuel and heat kasama sa fire tetrahedron. Oxygen, kasama. Chemical reaction, kasama. Ano yung earth? Pwedeng mundo yan or pwedeng lupa. Okay, yan ang hindi kasama sa tinatawag natin fire tetrahedron. Mag-iingat lagi sa mga except, ah. Paborito ng examiner yan. Laging may except. Lagi bibilugan yung except para alam na alam nyo. Number 8. First involving energized electrical equipment. O, pinag-usapan natin electrical equipment. No, di ba? Lagi may kuryente. Tsaka yung mga appliances. Pag class A fires, mga ordinary combustible materials. Mga kahoy, papel, plastic, goma, kasama yan dyan. Pag class B fires, mga flammable liquids, gasolina, kerosene, mga diesel, yan. Pag class D fires, mga metal fires yan, mga metal fires. Kaya pag tinanong sa inyo ng examiner, anong klaseng fires yung nangyari sa 9/11, sa pag-attack sa Pentagon, class D fires yun, metal fire yun. Kasi nga may mga chemical na metal compound po yun. So, chemical compound. So, ang sagot natin dyan, class C fires. Ano yung class A fires? Or class C fires? Ito yung mga electrical equipment. Tulad ng, ano yung common na nangyari kapag ano? Kapag nagkakasunog mga tuwing mga December, Christmas light. O, di ba? Yung mga with regards to faulty wiring, di ba? Kasama po yan sa class C fires. Basta di kuryente. So, next, number 9. It is a portable device used to put out fires of limited size. Ang keyword natin dito, portable size at pamatay ng apoy sa maliit na lugar. Okay, isa-isay natin. Ang hydrant key, pambukas po yan ng fire hydrant. Pag conduction, ito yung paglipat or dikit, physical to physical contact po yan. Sample nito, apoy, tapos papel, at yung papel na may apoy, dinikit mo sa papel na nasunog sila, o conduction yon. So sa pag-aaral pa ng ano na fire technology, may pag-aaralan pa tayo diyang radiation, convection. So sa mas malalim na pag-aaral natin yan, no? Kaya makinig kayo sa aming mga videos sa YouTube. Pag fire hazard, ito yung mga posibilidad na bumilis, mapabilis ang apoy or mapabagal ang pagresponde ng tinatawag nating firefighters. Okay, napapabagal ang pagresponde dahil because of the fire hazard. Okay, example ng mga fire hazard niyan, yung mga maliliit na eskinita. 'Di ba? So, that is considered fire hazard. Ano pa, yung mga pansit-pansit na wire, fire hazard 'yan. So, ang sagot natin dyan, that is a fire extinguisher. Next, number 10, the uncontrollable impulse of a person to burn anything without any motivation. Actually, guys, tinanong sa amin to noong 2012. So, ang sagot po dito, pyromania. So, noong time na yun, hindi ko alam ang spelling ng pyromania tsaka pyromania. So, ang tamang spell pala lang, pyromania is P-Y-R-O-M-A-N-I-A. Ito pa dapat yung tandaan kapag pyromania, ha? Ang pyromania, ito yung psychiatric condition na mas gusto niya yung nagsisindi ng ano, apoy, pero walang kapalit na pera. May kaysa may problema mga sa pag-iisip. Okay? Ano yung arsonista? Ay, ito yung mga manununog. Bakit nanununog to mga taong to? Kasi kumita sila. Okay? Maaring binayaran sila para manunog or maaring naghiganti sila. Okay? Pag through the fire, kanta yan. Through the fire. Okay? So, ang sagot natin dyan, pyromania. So, sa mga bago lang dito sa atin,
mag-like nyo ang ating Facebook page, ang Akli Mentoring by Chaps, at mag-subscribe kayo sa YouTube channel Akli Mentoring by Chaps. Malapit na natin makompleto mga videos dyan. Kaya panuorin nyo ng panuorin. Sa mga gusto ng libro ng Mastering Criminology Terms, 750 lang yan. Dictionary terms po yan. Okay? Dictionary terminology na ginagamit sa buong criminology na subject. Okay? Para sa mga gusto umorder, nandyan ang aking number na 0926-056-8167. Or mag-message kayo sa aming Facebook page. Lagi kayong sasagutin doon. Always welcome. Ang Akli Mentoring by Chaps ay para sa mga future registered criminologists, o mga tropa natin, mga criminologists. Maraming salamat po sa inyo. God bless at mag-iingat lagi.